So pag-uusapan natin yung Mateo 5:13-16 about sa asin at ilaw. So sabi ng Panginoon, dapat daw tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan. So kapag sinabing asin at ilaw, may pakinabang. Sabi doon, kapag ang asin ay wala ng lasa, ay wala ng pakinabang yun, dapat ang itapon. So dapat tayo maging asin tayo. Na kapag tayo ay humahalo sa mga tao, tayo yung nakapagbibigay ng lasa, no? Tayo ang nakaka-influensya, hindi yung tayo yung nahawaan nila. Tayo yung nakakahawa ng kabutihan ng mga natutunan natin sa salita ng Panginoon. Nadadala natin sila sa Panginoon, yung hindi tayo yung naakay nila papunta doon sa gawaing masama. Dapat meron kang impact na kapag narinig yung pangalan mo, sila ay nabibless, sila ay natutuwa. Ang naiisip kagad nila ay kabutihan ng Diyos. Dapat malakas ang impact natin. Dapat maging asin tayo sa sanlibutan, sa mga barkada mo, sa mga kaklase mo, sa mga katrabaho mo. Dapat ikaw ay kakaiba. No, ipakita natin na tayo ay asin at parang ilaw. Ipakita natin na nagliliwanag ang salita ng Panginoon sa ating buhay, na nakikita nila sumusunod tayo sa lahat ng utos ng Panginoon. Mga dapat natin gawin bilang mga Kristiyano, dapat sila yung makakita sa atin noon. Dapat hindi tayo pasaway sa mundong ito bilang mga tumanggap sa Panginoon. Dapat tayo mga Kristiyano makitaan ng tayo yung nakakatulong sa ating sambahayan, sa ating pamilya. Hindi tayo nagiging pasaway sa ating barangay, sa ating bayan. Sa atin magmumula yung pag-unlad, no? Unang-una sa sarili mo, pangalawa sa bayan mo. Ikaw yung magiging asset, nagiging importante tayo, no? Ipakita natin, i-display natin ang buhay natin, ipakita natin sa mundong ito na si Kristo ay nasa atin, sapagkat siya ang totoong ilaw. So dapat ipakita din natin yung ilaw na meron ng Panginoon sa buhay natin, at magamit din ang buhay natin na magkaroon ng pagbabago ang iba dahil sa buhay natin. Yung sila ay may inspired kapag tayo ay nagkwento, kapag tayo ay nagsalita, nakapagbibigay tayo ng mga magagandang karunungan mula sa salita ng Panginoon, nagkakaroon sila ng mga pag-asa dahil sa buhay natin. Ang dami pang pwedeng sabihin para ikaw ay maging asin at ilaw dito sa sanlibutan. Ang unang sekreto, sundin natin ang Panginoon, sapagkat kapag sinunod natin si Kristo, yun na yun, magiging asin ka at ilaw. Sapagkat kung wala kang planong sumunod sa salita ng Panginoon, hindi ka magiging asin at ilaw.